guys, ayan, magluluto kami ng itlog na may bihon. Pinapainit na namin yung kawali na may mantika, may white cabbage tayo, bihon, carrots. Luto yan ni Mary, guys. Sobrang sarap, promise. Pag may itlog kayo at saka bihon sa bahay, gawin nyo na. Ayan, may bawang, sibuyas. Yun ang mga ilalagay natin. At saka soy sauce, oyster sauce, and isang kutsarang sugar. Wala natin iluluto yung itlog. Ayan, ganyan lang siya, guys. Katapos niyan, na-slice pa yan ang kasama ko. Luto yan ni Mary. Masarap. Parang ganyan lang siya dandahanin. Yung ipapost mo lang siya ng dandahan. Hintayin lang natin siyang maging dry. Dry na masarap. Charot! Ayan na. Continue lang yung paghalukay hanggang sa magiging buo na yung texture. Texture! Ayan na, malapit na siya. Hintay lang ng konti. At isusunod natin yung paggisa ng bihon. Ayan, malapit na siya, guys. At kailangan mo yan siya baliktarin. At it's time to make baliktad. Gagamitan siya ng dalawang sandok para hindi mo siya madurog talaga. Kasi slice mo siya, guys, ng pahaba. At ayan na nga, nabaliktad na siya. Hintayin lang natin maluto yung kabilang side. At ayan, inalis na natin sa kawali, nilagay natin sa Birex. At saka ganyan lang siya, guys, slice mo lang siya ng pahaba. Maganda pala, guys, yung technique para hindi mag-flat yung itlog mo. I-mix mo siya ng mabuti na maglabas yung bubbles niya, sabi ni Mary. According to Mary, I mean. Ayan, tapos na siya. Isusunod na natin, guys, yung paggisa ng ating mga sangkap. Iuna natin yung sibuyas. Ayan na. Sibuyas at saka isusunod yung ating bawang para mas masarap pa siya. Gisahin lang natin siya hanggang sa magiging pula na yung sibuyas at saka magiging brown pala yung bawang at saka sibuyas. At saka isusunod na natin yung ating carrots. Igisa lang siya. Ito yung pinakamabilis na ulam. Promise, sobrang sarap niya. Busog talaga kayo. Gawin nyo to, guys, sa bahay nyo. At ayan yung ating white cabbage. Maganda, masarap kasi sa pagkain kapag half cook lang siya, yung mga gulay-gulay. At haluin lang natin kasama yung carrots, sibuyas, bawang at saka white cabbage hanggang sa mag-mix na lahat together again. At ang next na ilagay dyan ay ang ating last na sangkap, yung bihon natin. Nabili lang na ni Mary yan sa Jamia, sa tindahan dito sa malapit sa amin. At imimix mo lang yun para mag
maghalo lahat ng sangkap. At ayan yung na-mix na ni Mary na may tuyo at saka ano nga yun, oyster sauce and isang kutsarang sugar. Nilagyan niya ng chicken cubes pampalasa pa. Mix again hanggang sa ma-mix na lahat ng emosyon ni Mary sa bihon niya. Charot! Ayan, tingin pa lang sobrang nakakatulo na ng laway guys. Sobrang sarap. At pagkatapos niyan, kumain kami agad kasi masarap ang mainit. Mainit na yung ulam, mainit pa yung kanin. Ay nako, sobrang sarap. Ayun guys, ganyan lang siya kabilis, kadali na lutuin. Sa bahay niyo, pag may itlog kayo, tatlong itlog lang yata yan, at saka isang bihon, half ng bihon namin. Ayan na, may ulam na kami sa aming lunch. Lunch, pati dinner na yan, kasama na dyan. Marami kasi siya, at saka tatlo lang kami yung kakain. Ayan, at titikman na nga, syempre titikim para malaman kung may kulang pa ba o may kulang pa ba ako. Charot! Kailangan mo din kasi tikman, malay mo, walang lasa, diba? Ayan, ang pinakalas na nilagay, yung itlog na sobrang sarap na niyan. And imimix ulit, walang katapos ang mix. Again and again! Habang ako ay nagbi-video niyan, takam na ako ang tumikim ng bihon. Ang kagandahan lang dito sa bahay namin is lagi kaming nagluluto. Walang pakialam yung amo, basta wala lang amoy. But pag isda na yung pag-uusapan, walang magawa, hindi ka makapagluto. Kasi ang amoy ng isda is bawal dito sa bahay. Okay lang yan yung bihon, mga manok, fried chicken, ganon, lumpia, ganon. At luto na ang ating bihon na may itlog. Thank you guys!